deliver our soul shall be made fat. Amen. Pag mapagbigay, ikaw rin ay magbibigyan. Amen? Amen. Yan. So, bago ang lahat po, ako yung mabati po sa inyo ng labing isang church anniversary niyo po in behalf of our church. Kasi lahat daw po ng naka-asol ay member, kaya ang pangalan po ng church namin is Bethany Freeland Bible Baptist Church. Salamat po sa baro. Bago lang po ako naging member, kanina umaga lang po. May bago tayong nanay na mapupuntahan. At salamat din po. Nandito nga po pala ang aking kaisa-isang asawa at kaisa-isang anak. Biblical po yan. Amen? Bakit tayo lamang po. Si Abraham may isang anak. Ang Diyos may isang anak. Hindi mo ba? Amen. Do you agree? Yes. Oh, spin away. Amen? At salamat sa Panginoon. At kaninang umaga ay talagang tayo po ay nabusog. Yes. Amen? Amen? So, ano pang ginagawa ko dito? At talagang hindi aksidente yung mga inibita ni Pastor Apollo. Amen. Kasi yung inibita nyo kaninang speaker ay isang inche. Konti kita. Ngayon naman ay malaki ang kita. Inche at ngayon ay, ano? Amerikano, dig. Tatlong letra din, Tan eh. Edwin Tan, Noel Dig. Tama po ba? Yan. So, hindi nagkakamali ang Diyos. Amen. At alam nyo, kung pinapanood namin yung inyong pag-uumpisa talagang habang nagsasalita si Gideon and his 300, ay tignan rin ako maiyak. Dahil nakita ko nga yung picture niyo po ng pastor eh, nung nagsisimula po kayo. At masarap balik-balikan po yun. Amen. Kaya kayo po na nagsimula rito, mahalin nyo ang iglesia mo. Amen. At lalo na kayo ng mga bago na narito. Tayong mga asul. Masarap ang mahalin. Alright. So, ang topic po na binigay nga po ay yung team nyo po ay yung a real what? Purpose? A real mission and a real vision. At yan po ay nakapailalim po sa isang tunay na iglesia. Amen. Naniniwala po tayo na ang walang ibang tinatag na iglesia ang Panginoong Hesukristo maliban lamang po sa tunay na Baptistang iglesia. Amen? Amen? Opo, marami nagtatanong na ano ba si Kristo? Di ba sa pag ako'y nagturo po ng matagal na panahon sa Baptist Bible College. Actually, nagkaroon po tayo ng Satellite Baptist Bible College sa Mambura. Ako po ang coordinator po doon nung si Pastor Albaw ay lumipat na ng Calapan and then Cagayan de Oro. Nai-assign sa akin yung subject na Baptist Distinctives, mga kapatid. Kaya sabi nga kung dadalhin natin yung church noon na tinatag ni Kristo ngayon, walang duda yan, yan po ay Baptist Church. Amen. Kaya, are you proud that you are a Baptist? Amen! Amen? Amen. Ako, di ko naman masabi na ipanganak akong Baptist, pero ang aking mga magulang ay Baptist na nung may panganak kami. Lahat kaming anim na magkakapatid ay naligtas sa isang Baptist Church. Amen. Ano po, dun po nakakilala, hindi nakakapagligtas ang Baptist Church, kagaya nabanggit kaninang umaga, naniniwala po tayo dyan. No? Tanging si Kristo lamang pong nakapagligtas. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Ama naming Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kamagagawang kapastoran at ang kanilang misis at pamilya na narito po ngayon upang
makasamang magdiwang ng iyong kabutihan katapatan sa iglesyang ito, Freedom Bible Baptist Church, under Pastor Apollo Tiongco and his family and the members, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, na sa hapong ito, ang iyong banal mong spirito ay maging malayang kikilos sa bawat isa na naririto sa pangangaral po ng iyong mga salita. Paunawa mo sa amin, Panginoon, ang mga salita mo at yung abang lingkod, yung pagkalooban ng karunungan at kapangyarihan na nagmumula sa iyo at mga tamang pananalita na mangungutawi sa aking bibig. Sapagat ito'y aking samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati ko rin nga pala ang aking mga kaibigang pastor na rito. Pastor Arman, yan. Sa Siniluan, Laguna. At yun, di ba, hindi ko pa kilala, pero kayo ay aking kamanggagawa po sa gawain po ng Panginoon. Alright. So, alam naman natin, mga kapatid, na ang church, yan ang pinakahuling institusyon na itinatag ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, sa bagong tipan. Alam natin, meron pa sa lumang tipan. At ngunit ang church ay, it is one of the divine institutions. No? At napakahalaga yan. Kaya nga dyan nagkakamali po ang ibang sekta. No? Na sinasabi nila na ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pagiging miyembro ng isang iglesia. E paano na lamang yung mga mananampalataya sa lumang tipan? Wala pang church po noon. Di po ba? Kaya ang kaligtasan ay nakasalalay, sabi ng Bible, iisa ang kaparahanan ng Diyos. Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat sapagkat lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Dahil lahat tayo makasalanan. Kahit na anong gawin natin kabutihan, sabi yan ay kapos pa rin sa kabanalan po ng Diyos. Kaya nga napakabuti ng Diyos, hindi natin abot ang langit, siya ang umabot sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Si Kristo'y nagkatawang tao. Pero hindi katulad natin makasalanan. Si Kristo namang ay pinanganak na walang tatay. Am I right? Lahat tayo may tatay. At ang nakakita sa anak, tama ba? Baligtad. Ay nakakita sa ama. Kaya pag tinitin yung aking anak, okay, nagpipiro lang. Sige yung misis ko, tingnan yung sina. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, alright, so napakaliwanag po noon, mga kapatid, at sa mga bisita po namin sa hapong ito. Kaya alam nyo, hindi aksidente kayo naririto ngayon. May plano ang Diyos. Kaya alam nyo po, pinag-pray po rin namin po kayo. Alam nyo po, ang aming church din po, pwede nyo rin kaya din. Kasi marami ng mga Baptist church ngayon maring hindi na ito nagagaya. No? Hindi na nagagawa pala, sorry. Na nagpe-pray pero wala na yung tinatawag na prayer and fasting. Yes. After prayer, may breakfast. So, every last Saturday papunta ko rito, last Saturday kahapon, kaya ginawa namin isang Saturday. No, kaya tinawag na prayer and fasting. Habang nagpa-fasting, nagpe-pray. Hindi kung ano-anong ginagawa. Dapat nagpe-pray. Kaya ang ginagawa namin pag Saturday, from 6 to 6 in the evening, 6 in the morning to 6 in the evening, every hour may nagpe-pray. At kasama po ang inyong simbahan, ang pag-celebrate inyong 11th church anniversary namin kung ipinag-pray. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon. At mga kapatid, napakahalaga. May ginagawa ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kita ko nga kayo, no, alam ko talagang mahirap sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga, ganun na lang na naiiyak si Gideon habang kanyang pinapatotoo ang mga nakalipas na panahon.
Pero ang sabi niya lang, hindi kami pinabayaan. Amen! Ngayon, di ba? Sa mga kapastoran na rito, you can attest to that na ang Diyos hindi nagpapabaya. Yes. Kaya ngayon, ang iba sa atin mukhang pabaya na. Sa kusina. Ang hirap na magpabaya. Payat din po ako ng unang panahon. Nandiyan nga pala, nagpapasalamat ako na yung aking mayroong katropa dito eh. Nasa Bible College, si Brother Redandi, nasa na? Kaklos ko yun. Ganyan kami po yun. Dito ka lang sa loob. May exposure. Oo, yan ang kaklase ko po sa Baptist Bible College. Kami dalawa ang magkaklos ko yun. Sa lahat. Sa lahat. Kaya last time na ako nag-preach dito, siya'y nagkasakit. Pero salamat sa Panginoon, siya'y narito po ngayon. At mahirap mo talaga, no? Pero kailangan mong harapin yung mga bagay na yun. Sa biyaya lang ng Panginoon tayo nakatatagal. Ako'y nag-surrender, mangaral ng salita ng Diyos way back February of 1991. Kaya nung taon na yun, ako'y pumasok sa Baptist Bible College sa aming Sunday Church sa Makati. At tinawag na magpastor. Noong 1995, kasi tanda namin ni Mrs. Bilang mag-asawa, yung gawin po doon. So, 22 years na kami this coming December. 8 years as a, noong ika-8 year namin na-organize kami as a mission, as a church. At this coming December, please pray for us, we'll be celebrating our 14th church anniversary, Thanksgiving Day, and Second World Missions Conference. Kaya kung kayo ay nais pong makakapunta doon, iaakaw mo din po namin kayo. Papakainin po namin kayo. May mga tanim kami sa luyot doon. So, hindi naman kayo pumabayaan po ng Panginoon. Salamat. At tayo po ay patuloy na ginagamit po ng Panginoon doon sa kanyang biyaya. Pinapangaral ang salita ng Diyos sapagat yun naman ang purpose kung bakit po ang church ay naitatag. Amen? Amen? So, what is the real purpose, real mission, real vision of a real church? So, dahil yun po ang aking binigay sa akin na tema, punta muna tayo ng number one, bagamat ang iba po rito ay natakil na po sa Sunday school hour namin kanilang umaga ni Pastor Chonko. Pero itong isa ay hindi. Ano po ba talaga ang pinakatunay na layunin kung bakit nandyan ang iglesia? Ang pinakatunay na layunin po mga kabatid is to bring glory to God. Amen. Diba? Para dalhan ang Diyos ng kaluwalhatian. Kaya tayo nakakapangaral, naipapangaral natin ang salita ng Diyos upang ang Diyos ay mabigyan ng kaluwalhatian. Amen. Diba? Sa iglesia, we listen to the pastor proclaim the truths of God's word. Amen. Diba? Bible preaching works in our hearts and help us grow into spiritual maturity. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, wala pa pong substitute dyan. Amen. Hindi mo maaring palitan yan. Sabi nga, hindi natin winawater down ang pangangaral ng salita ng Diyos. Diba, hindi natin pinapalitan yan na para tayo ito, ma'am, rito, Pastor Apollo, mag-imbito tayo ng artista. Oh. Oh. Ako man, napagkamalan man. Pero ewan ko kung buhay pa yun. Kaso kontrabida, huwag na. Oh. Diba? Hindi po eh. O kaya naman, gagamitin natin ang bahay sambahan, magpabingo. Oh, diba ba? Maraming mga gimmick na ginagamit ang iba para lang mag-accommodate ng mga tao. Pero hindi natin ginagamit yan. Ang pamamaraan pa rin natin ginagamit is
preaching the word of God. Amen. Kaya na tayo nag-surrender sa pangangaral. Amen. At patuloy tayong mangaral habang tayo po ay nabubuhay. Huwag tayong magsasabi ng edad kung kailan tayo hihinto. Habang may hininga, habang may buhay, patuloy tayong mangangaral ng salita ng Diyos. Matatapos na lang ito pag tayo kinuha na ng Panginoon. Amen. Diba? Ang purpose din, hindi lamang para ipangaral, para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Ngunit nabanggit nga rin kanina na sa inyong mission, di ba ba? Kasama rin yun sa purpose na para ang mga naliligtas na kilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay sumunod sa tubig po ng bautismo. No? At mga kapatid, sa mga bisita po namin ngayong hapon, na ang biblical na kaparaanan ng Diyos ay bautismo, hindi binyag. Ang binyag ay wala sa Biblia. Hindi nagiging Kristiyano ang isang sanggol kapag binibinyagan. Quote and unquote. Okay? Hindi naman niya alam yun eh. At nawawala na yung larawan ng baptism. Di ba ang baptism features the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ? Paano mo ipipicture doon ng sa binyag ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ni Kristo? May nakita ba tayong tao ang nakalubog lang sa lupa yung ulo? Mula lehig hanggang paa nakautlaw sa lupa. Yun ang binyag, di ba? Ulo lang. Ang binabasa. At kahit na ang isang sanggol ay hindi mabinyagan, ligtas siya. Ang tawag natin dyan sa English, safe. They are safe in the arms of God. Yung nangyaring kamatayan ng anak ni David, King David, kay Bathsheba. Wala namang kasalanan yung sanggol kung bakit namatay. Pero yun ang naging resulta dahil sa kasalanan ni David. Ano sabi ni David nung namatay ang kanyang anak, ang kanyang baby? Nag-ayuno pa nga siya ng 7 araw, ng 1 linggo, di ba? Pero nung namatay na, siya ay tumayo na, nag-ayos ng kanyang sarili, at nagtaka nga yung kanyang mga alipin. Bakit yung mabang may sakit pa, hindi pa namamatay, nag-aayon ng ating hari, pero nung namatay na, siya ay bumango na, at humihinga na ng pagkain. Ano sabi ni David? May babalik ko pa ba ang aking anak? Ako'y pupunta sa kanya. Ibig sabihin, alam ni David kung saan pumunta ang kanyang anak, yung baby niya. At alam niya rin kung saan siya pupunta. Amen? Kaya kahit hindi mabinyagan ang isang bata, ligtas yan, sa langit yan. Pero tayo na mga batang na-reach na yung tinatawag na age of accountability, alam niyo na ang tama't mali, meron na kayong pananagutan, kinakailangan na kayo magpasya sa buhay, sa kaligtasan. No? Sabi ng Bible, magsisi kayo, manampalataya at tanggapin niyo si Kristo bilang inyong Panginoon sa sariling tagapagligtas. At yan ang purpose din ng church. Di ba? The Bible tells us that baptism is to be practiced in the local church. Then, pero tandaan nyo, walang mababaptize kung walang naliligtas. Baptism not only shows that we have believed on Christ, it also identifies us with that local body of believers. Ina-identify tayo. Kaya sa tama yung mga sinabi nyo dyan, members of FBBC, Freedom Bible Baptist Church, na ang iglesyang ito ay, sabi ng iba, ito ang inyong tahanan. No? This is where you belong. Kaya totoo yan, mahalin nyo ang iglesyang ito. Kung dito kayo nalaligtas, dito kayo nabaptized, at alam ko, dito rin kayo gagamitin po ng Panginoon. May iba dyan, nalilinis pa doon, umaawit.
Ngayon, di ba, sila na yung tumutugtog dyan sa piano. Ang iba nagpapatuloy, yun naman ang kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Dapat na magpatuloy. Huwag na huwag kayong mawawala. Huwag na huwag kayong aalis, lalayo sa Panginoon. Amen. Mahirap ang lumayo sa Panginoon. Amen. Malayo sa biyaya, malayo sa pagpapala. Amen. At isa pa nga, to teach and train new Christians. Yan yung mga na... Through the services and Sunday school classes of the church, diba? Kaya kayo may Sunday school, tinuturuan every level, from kinder, grades 1 to 6, tapos yung mga high schoolers, college level, no? Yung mga na, may mga trabaho, at mga parents, ewan ko na kung meron din kayong senior citizen class. Meron ba? Wala pa. Mga junior pa lang, siguro marami sa inyo. Okay? So, anong layunin yan? So, Christians are taught how to live for Christ and serve Him on a day-to-day basis. Diba? Tinuturoan po tayo, mga kapatid, kung paano tayo mamuhay para kay Kristo. Yan nga ang dahilan kung ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang manual ng buhay ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos. Kaya nga mahalaga, binabasa po natin ito. Ilang taon na kayong Kristiyano? Nabasa niyo na ba ang Biblia? Okay, huwag niyo sasagutin yan. Ang tawag yan, that is a rhetorical question. Ibig sabihin, yan ay tanong na dapat sagutin mo lamang sa iyong sarili at sa Diyos. Kasi pag sinagot mo pa rito, baka mapahiya. At ayoko kang mapahiya. So kung hindi mo pa nababasa ang Bible from Genesis to Revelation, kailan mo pa sisimulan? Eh baka next year, dumating na ang Panginoon. Di ba? Napapabalita na sa states, nag-ano na sila ro? Sa Wisconsin, ayon sa balita, naglalagay na sila ng mga microchip transponder sa kamay. At yun ang pasimulan niya, mga kapatid. Hindi na malayo na ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik na para sa kanyang mga anak. Amen. At ikaw, nasa Genesis ka pa rin. May momento kasi, hindi natapos mabasa ang Bible ngayon 2017. Nandun na sa Deuteronomy, pagdating ng 2018 January, babalik na naman sa Genesis. Kaya ang Genesis ang paborito mong aklat na basahin. Makaluma ka. Bakit? Creation pa rin. At dahil doon nga, I have encouraged my wife and my son to read their Bible. At natapos nilang mabasa. Di ba? Hindi ko masasabi ako, ako mismo, hindi ko nabasa ang Bible. Right? Nabasa ko ng Bible 7 beses na at dinabasa ko pa rin hanggang ngayon sa book of Isaiah na sa Old Testament. Hello? May Bible po ba kayo? Nasaan ang Bible niyo? Pakitaas po. Pakitaas. Yung mga Bible na nasa gadget, yung mga gadget hindi masama yan. Okay? That is what we call, that thing is amoral. It is neither moral nor immoral. So, may pastor dito, sabihin, huwag niyo lang gagamitin yung gadget, baka naman kayo, kala ko nakikinig ka, nagtitake yung pala, nag-FD ka dyan. Doon lang sumasama ang gadget. Ginagamit mo sa masamang pamamaraan. Alright? So, huwag niyong gagamitin habang nag-preach ang pastor. Kunwari, nag-take notes ka, may Bible ka doon. Yung pala, nag-FB ka, tapos chat pa kayo ng chat. Hello? Yes. Makinig kayo. Yes. Ha? Oo, so, baka minsan ako, meron akong gadget eh. Kaya tinayip ko na lang yung aking ano eh. Hindi ko na nilagay doon eh. Okay? So, nagdadala pa rin ako ng aking Bible. Amen? Amen. Na hindi nalulubha. Yes. Hello? Amen. Okay. Huwag lang magpa-brown out. So,
Mahalaga po, mga kapatid, basahin natin ang ating Bible. Kung wala pa kayong Bible, ano dapat yung gawin? Ayun, may mga nakita ako dyan, yung galing sa beams. Oh, pero hindi perfectly kayo, huwag niyong babaliwala eh. Ingatan niyo. Dumihan niyo. Ano ibig sabihin? Katulad ng ginagawa ko rito, may mga dumi-dumi. Sinusulat ako, kung may nabasa akong kaparehong talata, mga parallel passage, nilalagay ko doon sa tabi. Ito nga, minarkahan ko na eh. Ito yung Bible ko na, hindi ko lang nabanggit, na nasulatan na bawat natatapos kong Biblia, sinusulatan ko ng date kung kailan ko na inumpisahan at kung kailan ko natapos mabasa. Kasi may mga Bible, bilang pastor, ang dami nating Bible eh, na pinamimigay sa atin. At bawat Biblia ay binabasa ko yun. Ngayon, galing doon sa aking biyanan na nasa langit na ngayon, open Bible. Kaya dapat palagi nakabukas yun. Open eh. Kasi di yung mababasa pero nakasara. No, yun ang ginagamit ko ngayon sa aking Bible reading, mga kapatid. Mahalaga ba ang Biblia? Yes. Hello? Yes. Are you reading your Bible? Yes. Iba dyan, di makapag-amen. Amen. Kasi bakit? Pagising ng umaga, ano agad ang ginagawa? Ano ba? Nagpapainit agad ng mainit na tubig. Para magkape. Yung iba nagwawinis. Totoo yung kay Pastor Apo, no? Nung last time ako narito, naano nga ako sa kanya. Yung ko, ay si Pastor nagwawinis. Nakamedyas pa nga eh. Nilalami ko eh. Talagang masimpag ang pastor niyo. Pero hindi mo palaging pagwalisin. Dapat mag-retire na siya dyan. O, dapat yung walis, sa gabi na lang yung ginagamit niya. May pupuntahan siya. Alright. So, mahalaga mga kapatid. And ang purpose pa rin ng church, ito pa. At alam ko, ito yung totoo sa inyo. Is to provide friendship. Diba? Church provides us a place. May nabarinig ako kanina, diba, that matagal siyang nagbo-board, pero dito niya naramdaman yung sense of belongingness. Diba? Church provides us a place where we can meet people who desire to serve the Lord and live for Him. Amen? Amen? Right. Christian friends are vital in helping us grow spiritually. Sinirito ang naging bunga dahil may isang Kristiyano kang kaibigan na nagdala sa'yo rito. Sino ganyan naging karanasan? Pakitaas ang kami. Meron mo ba? Oh yeah, meron. Dalawa. Meron pa? Are there some more? Ayun, oh, kita nyo? Are there some more? Okay, tatlo. Meron. Marami yan. More than one, many, di ba? Oh. Yung mga narito mga bisita, may nag-invite ba sa'yo na tagay rito? Yung mga bisita ngayong hapon? Di po ba? Yun lang, mag-invite lang kayo eh. At maganda yung ginawa po kanina, yung mga bisita, after the preaching, ay kinausap ninyo, kinounsela ninyo, yun ang tarot. Pero ibig sabihin nun, winitnessan ninyo, binahaginan nyo sila kung paano rin nila matitiyak kapag dumating ang kamatayan sa buhay niya, nalangit ang patutunguhan ng kanilang kaluluwa. Amen. Amen? Wow. Yesterday, diba, kami po ay dumating dito, sabi ko, napakaraming tao na rito sa Santa Rosa, Laguna. No? At ang daming, alam mo, pag maraming tao, maraming opportunity. Amen. Tinatanungan nila ako dati, bakit daw ako from Manila, pumunta ako ng Pinturo. Eh sabi ko, dahil sa tao. Hindi naman ako mapumunta doon dahil galing akong siyudad, Pasay City.
pumunta na ng Mindoro, kaya ngayon ay probinsyano na. Okay? So, sa Pasay, may ano dyan, maraming kainan dyan na, di ba, McDo, Jollibee, Tropical Hot Hamburger, nabutan niyo ba yan? Oh, di mo ba, no? Opo, Pastor Bale, pero gusto ka na sa akin, Pastor Bale. So, hindi naman pagkainan ang pinunta ko dun eh. Hindi naman, hindi ako naghanap ng isang lugar na maulat. Ang tinignan ko dun, yung mga tao. Dahil nung ako'y dumating sa Mindoro noong May 10 of 1994, or nag-aaral pa ako sa Baptist Bible College November of 1992, kakaulit ang mga tao dito. Sabi ko nga kay Pastor Mags, nasa si Pastor Mags, mapalad ka na ngayon. Nung kami pumunta ng Mindoro, ang kalsada bako-bako. Napakalungkot. Di ba? Sa syudad, marami kang mapaglilibangan doon. Wala. Hayo, Bible study, soul winning. Tapos ang ilaw, parang Christmas na. At madalas patay. Napakalungkot. Kaya nag-asawa. Ay, natalin ako. Mr. Mark, nasan ka? Exposure, okay? Tatlong buwan lang ako. Noong ako'y 1994 to 1995 of June, magkasama kami ni Pastor Albao, kilala ng Garito. Tapos nagliwalay kami para, dahil nakita ko yung aming bayan ngayon, kasi may Baptist Church na sa Abra, yun doon yung unang sasapitin ko ninyo pag pumunta kayo ng Occidental Mindoro, nandun ang pier, and then yung capital, that is Mamburao, kung saan nandun si Pastor Mads, and then yung amin pa, Santa Cruz. Meron pang isang town na hindi dinadadaanan ng mga, yung mga public utility. No? Sa amin yung sumunod, Santa Cruz. At ako'y pumunta doon ng June, and then June, July, August, September, October, yan, almost 4 months. September, bagamat nung ako'y third year sa Baptist Bible College, ay naging ano ko na to. Ito yung unang girlfriend ko, uli. Ito misis ko. Unang girlfriend ko at uli. Hindi ako kulig ng kulig. Kasi hindi nila ako pinukulig eh. Oh. Yung mga pagyayabang ko, siya ang una at uli. Amen? Amen. Ang lungkot talaga. Yung unang napunta ko ba doon na lugar sa aming bayan, sa Barahan pa, hindi pa mismo sa bayan, ay talagang walang ilaw. Kakain na kami bago mag-alas 6 ng gabi. May kasama akong matanda noon, yung nanay ni Pastor Nato. Kakain na kami niyan, tapos after kumain, konting kwentuhan, akit na ako doon sa kwarto ko. Pero hindi agad ako makatulog. Bakit? Gano'y isyo din eh. Sana yung mapuya? Walang ilaw. Eh ngayon, sa biyahe ng Panginoon. Para kami si Lujan de Baptist, Pastor Mago, inihanda na. Yung Mindoro ng time na yun, from 1994 up to 2004, eh, bako-bako yun. Pero noong 2004, unti-unti nang sinisemento ang dahan. Pinapaganda ang dahan. Ang hirap, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, nandun pa rin tayo. Amen. Nagpapatuloy. Amen. At mahalaga, ganun din sasabi ko sa mga members, sabi ko, mag-invite lang kayo. Mga kaibigan nyo, kayong mga nag-aaral, ang daming opportunity para sa inyo. Ang dami yung kaklase. Right. Kung yung 40 kaklase yan, isa-isahin nyo lang bawat linggo. Di mo ba? Right. Hello, mga estudyante, sino mga estudyante rito? Nag-aaral kayo sa labas, high school or college. Meron po ba? Oh, isa lang? Kristiyano na kayo, magsabi din ng totoo. Sino mga estudyante rito? Oh, taas ang kamay. Ang dami niyang opportunity. Amen.
Invite your classmates sa church. Amen. Kung hindi kayo marunong mag-witness dito, invite nyo. At ang pastor niya, alam ang gagawin dyan sa mga bisita. Kakausapin niya ng mga counselors. Ang daming opportunity. Gawin natin ang abot ng ating makakaya. Kung naniniwala tayo na ang iglesyang sinamahan natin ay tunay na iglesia. Amen? Amen. Yeah. Siyempre, pag nandito na sila, maging friendly naman kayo. Itiyan nyo, kamayan nyo. Sabi nyo, salamat sa iyong pagdalo. Di ba ang pastor na pinapakita yan? Ang hirap naman lahat. Yung pastor pa, ang kakamay dyan. Kayo mga miyembro ang gumawa na nun. Tabihan nyo, share nyo ng Bible nyo. Kasi yung first impression last. Yun ang nagtatagal yung unang impression nila. Ay, yung church pala na to. Napaka-friendly. Ang mga members doon nakangiti. No? Nakangiti. Ha? Nakangiti. Hello? Di ba? Tapos, kinakausap ako. Hindi sila ma-out of place. Amen? Kasi yun ang matatandaan nila. Naku, ayoko nang bumalik sa church niya. Nakasimangot yung mga tao dyan. Tapos hindi pa nang babate, wala nang kumamay sa akin, kahit yung pastor. Hindi man lamang ako pinakilala. Kaya maganda yung ginagawa nyo. Ganun yung ginagawa namin, kinukuha namin yung mga pangalan nila. Para pag nakuha, ipapalok. Maging friendly tayo. Are you friendly? Para matanggal yung yung hiya mo, maging friendly ka. O dati, mahiya eh. Gusto ko lang palagi nakatago. Ayoko makipag-usap sa tao. Sabi ko, paano ako magiging pastor kung di ako makipag-usap sa tao? Kung di ako ngingiti-ngiti dyan. Di ba? Pag ngumiti ka sa isang tao, ngingiti ang kanya. Ito, basta. Di ba? Dating siga, ngingitihan ng isang soul winner na kausap. Na witnessan, na saved, na baptized, ngayon pastor na. Amen. Sumimangod ka. Diba? Sasabihin, ba't ang sama matulungin? Makakaaway mo pa. At huwag iningat ka rin sa mga wini-witnessan mo. Kasi one time, meron kaming kasamahan. Sumakay ng jeep, mag-soul winning eh. Eh, ang nakausap, yung bangag. Sabi ba naman sa bangag, wala pang tukang-tukang yun eh. Ikaw ba, kaibigan, pag namatay ka, tiyakan ko sa langit? Alam niyo sabi sa kanya, gusto mo na mauna ba? Bumaba siya lang siya. Seryoso, parang ba? Mag-iingat dito sa mga tinatanong niyo ng sana. Ha? Mag-iingat din kayo. Kaya magpe-pray kayong mabuti, bigyan kayo ng discernment ng Panginoon. Tayo mga Baptist, talagang matatapang tayo. Diyan di Baptist nga eh. Pinutulan ang ulo. Hindi yung bibig kasi eh. Di ba? Mag-ingat ka. Minsan, hindi man natin babaguhin yun, di ba? Dapat, kaibigan, kung dumating sa'yo isang araw, huwag mo sa'yo kung mamatay ka ngayon. Diba? Kung isang araw, diba? Hindi nakakala. Kung hindi mo naman nila, ano yun eh, pinapalitan eh. Kung isang araw, dumating ang kamatayan sa iyo. Bago man sa isip mo, kung halimbawa ngayon yun. Diba? Sa ikaw na lang. Kung sakaling dumating ang kamatayan sa iyo, isang araw, iyak mo ba sa langit ka totoo? Diba? Nakaka-open ba? Hindi, di ba? Pero magsabi, pag namatay ka ba ngayon? Diba? Iba ang dating. Hindi naman tayo mga Pilipino, hindi tayo prangka eh. Gusto natin we beat around the bush. Ang mga Amerikano, prangka. Di ba ba? Pero ang mga Pilipino, hindi. Talagang pahikutin ka muna eh. Bawas tanongin. Tiyak mo na ba kung sakaling dumating ka? Dumating sa'yo kamatayin. Langit ang patutunguhan ng kaluluwa. Di ba hindi nakakatisod? Pag sinabi niyang hindi, yun, pasok niya.
Alam mo, kaibigan, ganito malalaman mo. Roman road, ang daming road eh. Yung road, ay, hindi yung road to heaven, okay? Yung road na kung paano natin wimitisan ang isang tao. Babahagin na ng ebanghelo para yung tao yon makatiyak ng langit pag naghiwalay kayo. Amen? Alright. We will go to the real mission. What is the real mission of a real church? Ito, sa mga kapastoran, narinig niyo na ito eh. That mission, the mission of the church is what? What? The mission of the church is missions. Di ba? The mission of the church is missions. And we know that missions is fulfilling the Great Commission. Amen. Alright? So, ang church, ibinigay dyan ng Diyos, no, sa local church, yung command to reach the lost. Ang mga taong naliligaw. Kaya nga yung taong ligaw, hindi nila alam kung saan sila patutungo. Amen? Kaya nga pag tinanong mo kung dumating ang kamatayan sa buhay nila, hindi nila alam bakit ligaw sila. At maaaring doon sa setang kinabibilangan nila, hindi pinapaalam sa kanila ang tunay na daan. Yun yung tamang daan. Diba? Yung dating daan, hindi rin naman nagsasabi ng tamang daan. Narinig ko na one time yung kanilang founder. Sabi ng kanilang founder, maliligtas pa lang. E kailan mo matitiyak yun? Pero sa ating mga Baptist, pinapaalam natin sa tao ang katiyakan. Amen. Yung sinasabi ng ating speaker kanina, Pastor Edwin Tana, sa Baptist church niya, nalaman kung paano niya matitiyak na langit ang patutunguhan ng kanyang kaluluwa pag siya'y mamatay. At doon ko rin nalaman, way back November of 1980. Nalaman ko, November of 1980, hanggang ngayon, alam ko pa rin. Amen. At hindi ko yan nalilimutan kasi kung tunay kang ligtas, hindi mo yan malilimutan. Amen. Kasi pag yan ay nalimutan mo, yung sinabi sa 1 Corinthians 15, anong sabi doon? Look at 1 Corinthians chapter 15. Kung nalimutan mo na ikaw ay minsan ay naligtas, ay hindi ka talaga ligtas. Look at 1 Corinthians chapter 15. Verses 1 and 2. Look at that. Look at that verses. Sabi rito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Kung saan kayo nakatayo. And then verse 2. Ito na. By which also, ano sabi? Ye are saved. Saan ka na saved? Sa gospel. If ye keep in what? Memory. What I have preached unto you, unless ye have believed in vain. And, di ba? If ye keep in memory what I preached unto you. Ano yung pinreach ni Paul? Ang gospel. Inalimutan mo. Di ba? Maraming ganyan. Hindi ko naman ako, na-save ako, bata pa ako, okay, 11 years old. Pero hindi ko kayo naman nalimutan niya. Grade 5 ako naman. Kilala ko pa kung sino yung nag-witness sa akin. At kung saan lugar. Linggo yun. Dahil Sunday school po yun. At yung nag-witness sa akin, nasa Canada na ngayon. Hindi ko yun nalilimutan. Pero kung minsan nalimutan mo at nung tinanong ka after 5 years, after 10 years, after 15 years, after 20 years, baka hindi ka ligtas talaga. Hindi mo talaga tunay, hindi ka talaga tunay na nagsisay, na nanampalataya at tumanggap kay Kristo. Minsan nangyayari yan sa mga bata na lumaki sa church. Kasi may pinsan akong ganyan. Para-paro kami lumaki sa Baptist church. Pero one time, hindi pala, na-realize pala niya, hindi pala siya ligtas. Hindi pala niya tiyak na sa langit tutungo ang kanyang kaluluwa. Kaya tunay niya tinanggap na ng Panginoon sa Kristo bilang kanyang pangdalabang ligtas. Amen. Hello? Amen. Okay? Anong real,
anong real mission ng church? Sabi nga po, God gave the local church the command to reach the lost through telling others about the gospel dito sa ating lugar, sa lugar nyo dito sa Santa Rosa. Ginagamit kayo ng Panginoon upang maghikayat ng kaluluwa. Amen. Dapat kung ikaw ay tunay na ligtas, marunong kang maghikayat ng kaluluwa. Amen. Kasi kung hindi ka naghihikayat ng kaluluwa, may question mark doon. Kung talagang ligtas ka ba o hindi. Actually, di ba? Nalaman mo ang daan. Ba't hindi mo ipaalam sa iba ang daan? Magtatanong ka ba dun sa isang tao na hindi niya alam ang daan? Meron kami dating one time, kung saan kami papunta na nila Pastor Gil de Rosas, nandumi yung kami nun. May tinanong kami yung gwardiya. Gahan, saan ba yung papuntang gawin? Alam, sabi ng guard sa alam ko po yan, punta po kayo sa susunod na gate, may guard doon, tanungin niyo po. Natawa kami, yung malis eh. Natawa na lang kami. Alam daw niya, pero punta kami, tanungin niyo po doon. Alam daw niya, pero sa totoo lang, hindi talaga niya alam. Pero ikaw ba, alam mo, naligtas ka? Alam mo ba, pag namatay ka, tiyak? Yan, sasabihin ko sa inyo ngayon dito yan. Kasi kung tiyak kayo eh, ngayon mamatay kayo, tiyak yung masalangit. Na hindi ka pa kakatok-katok yan. Di ba? Amen? Amen! Eh kung may pumasok, halimbawa rito may mga limang armado, may armalay. May nangyari, di ba? May limang armalay. Sino rito ang hindi tuwang na Kristiyano? Umalit! Ay, ang dami nag-alis. Kasi nakita nila eh. Ayun pala, mga sinubukan lang pala. Yung Kristiyano rin pala yung mga hawak na armal. Kasi nagpapotok. Umupo, sabi yung pastor, kami lang, sinubukan lang namin. Kami po'y Kristiyano rin. Okay. Hindi mga tunay yung umalis. Kasi walang katiyak. Hello? Sana mahal. Baka may nakapakulog sa akin. Okay. Baka may bumalis eh. May nakapakulog. Alright. So, telling others about the gospel, giving. Yan. Pagbibigay, di ba? Mission. Palaging pinapaawit doon yung Pastor Nagle pag missions conference every February. Ako na nag-invite sa inyo. Welcome naman lahat po doon. Every February doon sa Makati for missions conference. February doon, tama? Okay, February. So, di ba? He wants me to pray to give. Are you giving to missions? Mahalaga ang pagbibigay sa misyon. Bukod sa pagbibigay ng inyong tithes and offerings, kayo naman nagwo-work, nagtatrabaho, are you giving your tithes? Right. Tuwing payday. Right. O after payday pala. Kasi pag payday, parang Biyernes, o pag Kalingguhan, binibigay nyo ba yan? Faith uli. Hello? Amen. Pag kayo sumisweldo, huwag nyo agad ang babayaran ng utang nyo. Right. Ang ibigay nyo, yung tithes muna. Right. Kasi tutulungan kayo ng Diyos kung may utang man kayo. Right. Magiging mapagbiyaya ang Diyos. Eh, tumutong anak ko kahit may utang, inuuna pa rin ang pagbibigay ng kanyang tithes and offerings sa church. Kaya naman na nagkukulang iba dahil kung ano-ano inuuna pagdating ng payday, pag nagkapera. Right. Hello? Tama po ba? Oh. Kung sabi ng Biblia, bring ye all the tithes into the storehouse. Tandaan nyo, ang Old Testament, Biblia pa rin yan. Alright? Kasi kung di Biblia yan, eh, hindi na natin gagamitin. Hello? Amen. Sa pagbibigay tayo, magandang pag-usapan ng pagbibigay. Amen. Tama ba ako? Yes. Maganda pa ko sir, di ba? Gusto nyo sabay, may magbigay sa inyo? Yes. Tama po ba? Yes. Di ba? Nabigyan ako ng... Amen, Christ. Amen.
Pero hindi ako yung receiving head. Dapat ako rin magbigay din isang araw. Si Pastor Apollo, pag na-invento yan, wala lang ang paggawa ng barong doon. Mag-uutos lang ako, kay Pastor Arman. Okay. So, Ama, okay. Ayun, kapagal mo, hindi pa po ba yan, Jerry? Di mo ba, mga kapatid? Ayan ang buhay Kristiyano eh. Pagbibigay. Give your tithes and offerings. At hindi lang yun, mga kapatid. Yun nga, give of your missions offering. Alam niyo bakit? Dahil hindi tayo nakakapunta ng ibang lugar. Hindi kayo nakakapunta ng Mamburao. Anong gusto niya? Sa Mamburao o dito kayo? Mamili kayo. Sasamahan niyo si Pastor Max o dito kayo? O papadala niyo na lang yung support niyo kay Pastor Max? Ano doon sa dalawa? Ano mas madali? Di ba? O, Pastor Max, exposure na naman ito para sa inyo. Magsusupport kami. Alam ko may mga missionaries kayo dito. Pastor Ricky Lebrando, missionary nyo sa Gumapa, Tesla. Diba? At meron kayong mga missionary din sa ibang bansa. Kasi yung sinabi sa Acts 1:8, that is simultaneous, diba? Both. Oo. Yung word na both, doon yung use of the witness and to me, both. It means at the same time, simultaneously, kung kayo ay ginagawa nyo ang paghihikay ng kaluluwa dito, nagsusupport kayo sa mga missionary din sa local field, dapat doon din sa foreign fields. Amen. And our church also, by God's grace, we are doing that. Nag-iisip na rin ako. This coming December, nagpipray kami kung sino yung gusto namin ma-suportahan na local missionary. Amen. Iisip nga, ama pala si Pastor Max nga pala. Amen. Pastor Max nga pala. Ang dadayo pa ba? Amen. Amen. Yung mga asundo, member na rin ito. Lahat talang, ano? Ang pangalang Bethany, Freedom, Lighthouse. Hindi. Nasa gawain tayo ng Panginoon. Amen. Yung perang anumang nasa atin, kahirang lang sa atin ng Panginoon. We are not the manager, we are not the owner, but we are the stewards. Tayo yung pinagkatiwalaan lamang, hindi tayo ang may-ari nun. Gaano man pinaghirapan mo yung perang yun, pero binigyan ka ng lakas ng Diyos para mag-work. Iningatan ka sa sakit, di ba yung devourer doon sa Malakay? Kasama din ang sakit eh. So, di ba, nasubukan niyo ba, hindi ka nabigyan ng tides, nagkasakit ka? Mas malaki pa ang tides na binigay mo sa Mercury kesa dito. Bakit? Alam mo yan. Alam mo yan, kampang hindi alam ng pastor, pero ikaw kampang nakakalang niya. Kaya ka nagkasakit, kaya ka nawala ng pera. Hello, nakikinig ba kayo dyan sa likod? Walang sikreto eh. Sabi nga ng pastor, hindi tayo nagpapakayaman. Hindi yan ang purpose natin magpakayaman. Nabasa ko sa Bible, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ang nagpapayaman. Amen. At hindi niya dinadagdag ang kapanglawan, kalungkutan. Nag-pray kami, Lord, that the hour yung aming paligid doon, yung aming bakod ay ma-sementohan na, yung perimeter fence namin. At alam niyo mga kapatid, bunga na aming panalangin, prayer and fasting namin ngayon, meron kaming missionary yung tinutulungan, sinusuportahan, maliit lamang, pero siya ngayon ang ginagamit ng Panginoon. Kaya may bakod na pastor. Pero tayo, ngayon lang ay nag-uulan, kaya ang hirap mag-lay ng foundation kasi may tubig. Pero by God's grace, may ginamit ang Panginoon. Amen. At alam ko, we are praying for your, lot dyan. Amen. Diba? 2,180,000 alam, Pastor? O 1,900,000. Are you willing? Kayong members dito.
mag-pray na isang araw. Diyos, sa dami nyo kanina, more than 2,000 na kayo kanina. Tayo, 1,000. Pero na, siguro, di ba, napakagandang ano nun, di ba? Tingnan na ang iglesyang ito, ginagawa ang abot ng inyong mga kaya para ang buong Santa Rosa, Laguna ay madala nyo sa Panginoon. Dulo ng sinabi ni John Knox, ano sabi ni John Knox? Give me Scotland or I die. Give me Santa Rosa, Laguna. Pero Panginoon, bigyan nyo rin ibang baptism. Marami kami rito ang kulungan. Kawan, amen, di ba? Kawan. Gamitin nyo kami mga tunay ng mga Baptist dito kasi may mga mistiso eh. Amen? Sa Mindoro, may mga mistiso ang Baptist nyo? Opo, may mga mistiso. Malabnaw. Marami Pastor Max yan. No? May mga mistiso eh. Diba? Alam niyo mga tirada ng mga mistisyo, lalabnaw din mga tirada nila. Sa gawain, sa ministry. Oh. Ang dami pong tao rito. Although bagamat alam naman natin, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi nais ng Diyos na ang lahat ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Pero hindi naman tayo nakakalam kung itong taong ito, tatanda ko rin. Hindi tayo namimili. Hindi mo ito guwapo, dapat ito maligtas. Ito, hindi ko lang ano, sa kanan. Ito, maganda. Ako, dapat talaga ito maligtas at dumami pa ang layo. Makatang namin bibi. Wala dahil tayong pini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 pin
pero kayo mga narinito na sa syudad niya, Pastor, eh? City na. Kasi kami doon talagang hindi pwede ikumpare. Marami doon. Wala masyadong trabaho. Farmer. Tricycle driver, fisherman. Pero dito, may farmer pa ba? May farmer pa po dito? Farmer's Plaza. Oh, Farmer's Plaza. Sa ano? Ano yun? Farmer's Place. Oh, may iba dito. Gusto mo dito sa Farmer's Plaza. Para yung pera nila. May fisherman pa ba rito? Kita niyo? May tricycle driver pa ba dito? Meron. Ako, nasubukan ko rin, Pastor. Minsan lang, ang hirap talaga mag-tricycle driver. Oh. Sinubukan ko, kaya nga pag may nakakilala sa akin, nilalagpasan ko. Ang hirap pala, hindi pa ka nagdarawang daan, no? Hindi, parang si Pastor, nagtatakasin. Sinubukan ko lang naman. Eh, mahirap talaga. Buong araw, mag-tricycle driver. Kaya, ako'y lumahanga po sa mga kapasturan na maaaring ang pinagalingan yung church ay hindi ganun kalaki, pero hindi kayo pinabayaan pa. May karunungan binili ang Panginoon sa inyo kung paano kayo mabubuhay dun sa lugar niyo. I salute you. Iba sa amin kasi, sa Bethany, Makati. So, totoo lang, we are well-supported nung kami mission pa. Pero nung kami na-organize noong 2003, May 31, 2003, hindi ako natakot maputulan ng support. Dahil hindi mo nakadepende ang katawagan ng Diyos sa akin sa support. Nung nawala nga yung support, hindi nagdala ng Panginoon na dalawa. Nagsusupport. Hello? Pastor? Kaya, magpatuloy lang po kayo, mga kamagayan. Pray lang kayo. Ang Diyos, hindi yan magkukulang. Palaging tutugon yan sa tamang time. Amen? Eh, yun ang mission. Pagbibigay ng ating missions offering.
ganyan ginagawa namin yan. Doon nga sa Mindoro, after na Sunday school namin, pagbibigyan ng aming tithes and offerings. Pastor Apollo, binibigyan na kita ng idea. Pagkatapos ng aming worship service, offering na naman para sa missions. Sa afternoon service, pagkatapos ng offering na naman para sa building. Wednesday, after prayer meeting, offering na naman. At least, may pinupuntahan ng matino yung ating pera. Amen. Sa gawain ng Panginoon. At yun ang sinabi ng Bible, lay up for yourselves treasures in heaven. Eh, alam, ang heaven, napakataas din natin may padala doon. Gagamitin niya ang local church kung saan tayo niya mo. Amen? Amen. At nakikita nila yung blessing, di ba? Ang blessing ng Panginoon, yun ang nagpapayag. Kaya, mga pastor, nagmumukhang mayroon. Pastor Rosendo, taras ito, terpe. Makabelt na, may suspender ba? Di ba? No, yan ba ang sasabihin mo walang pera? May belt na, may suspender. I love you. Di ba? Oh. Baka ko, pastor, dito mo naghihirap pa, dito mo. Ang hirap magpapayaan. Amen? Amen. Ayun na nagpapayaman yung pagpapala ng Diyos. Kasi tapat tayo. Yung sabi ng Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessings. Sabi sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. Sinabi rin sa Proverbs eh, labor not to the rich. Pero yung kayamanan natin, ay yung pagpapalang yan, yung nagpapayaman sa isang mananampalataya. Pinagpapala ka ng Diyos. Bakit? Tapat ka. Tapat ka sa lahat ng bagay, sa buhay Kristiyano mo, sa church life mo. Hindi ka nagdadamo at pagdating din sa pagbibigay mo sa Panginoon. Yung all our givings, nag-preach ako niyan last Sunday doon po sa kay Pastor Robate, yung aking givings that they practice, tithes and offerings, di ba? Kaya yung sinabi ni Panginoon para tayo to test God, di ba? Right. Yung missions offering, yun yung sinabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4, yung church of Philippians, yung nagsusupport kay Paul, sabi niya, but my God shall supply. Yung pagbibigay ng ating missions offering, that is to trust God. Amen? Amen? Yung all other givings, that is to taste God, or taste and see that the Lord is good. Blessed is he that trusted in Him. Amen. Yung taste them means to perceive, to experience, naranasan niyo na ba ang kabutihan ng Diyos? Ang daming givings, oh. Pinakita kong givings, yung babaeng balong na pinuntahan ni Elijah, di ba? Yun na lang huli nilang pagkain. Pero inuna niya si Elijah, ang lingkod ng Panginoon. Kumain ba sila hanggang dumating ang ulan? Amen. Pangalawa, yung widow's 2 mites. Yung lahat ang binigay niya, pero sa palagi ba natin, hindi na nabanggit. Yung babae niya nagbigay ng 2 lepta, naghirap. Meron pa, ito mas matindi. Diba, may mga baptist nagpa-practice ng first fruits. Diba, kung may second fruit pa. Wala. Pero si Mary, na kapatid ni Martha and Lazarus, di ba, nagbigay siya ng pabango? At magkano yung pabango? Sabi, almost. Kasi 300 pence. Ang ilang araw sa isang taon? 365. So short of 2 months. Kaya sabi, almost a year's wages. Hindi siya ng hinayang nabasagin yung pabango at imuhos sa pangko. 10 months. Kumbaga, 10 months wages. May nakagawa na ba yan? Hello? Tapos yung tights pa lang, naangal ka na. Di ba? Di ba sabi nga ni Judas, saan na naibigyan sa may hirap?
What a waste! Sabi niya, anong pag-aaksaya? Eh sabi ni Jesus Christ, eh, yung mga mahirap nun, palagi yung mga kasama ako, hindi nyo palagi kasama. She had wrought a good word. Gumawa siya ng mabuting bagay. And then sabi sa isa pang talata, she had done what she could. Ginawa niya kung ano ang abot ng kanyang makakaya. Amen. Ang bihira, 10 buwan na sweldo, abot ng kanyang makakaya. Kaya niyang magbigay ng 10 buwan na sweldo para sa Panginoon? Amen. E 10% ka pa lang, umaangal ka na. Nagre-reklamo ka na. Panay pa ang dahilan mo. Gising. Hindi madamot ang Diyos. Amen. Hindi ka, yung binibigay mo, lalagpasan pa rin ng Diyos. Amen. Hello? Biro mo, halos 1 buwang sweldo, sabi ng Bible. Sabi ko talaga sa pagbibigay talaga. Bakit? Kasi sabi nga sa, I think sa Book of Luke, malaki ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kasi si Mary, ano eh, alam niyo si Mary, sinabi niya pa sa kanya, patupo, makasalanan siya. Ang laki ng kasalanan niya at pinatawad siya ng malaki ng Panginoon. Kaya ganun na lamang ang malaki niyang pag-ibig sa Panginoon. Pinatawad ako ng Panginoon. Ang laki ng kasalanan ko sa Diyos. Kaya ang laki rin ang offering niya. Ang laki ang binigay niya sa Panginoon. Hello? Kaya, alam sa mga pastor, alam ko ang puso ng pastor. Alam ko ang mga pastor mapagbigay. Amen. Hindi tayo pwedeng maging madamot. Yes. Amen? Amen? Inuutangan pa. Hindi tayo namang utang, tayo pa inuutangan. Hindi pinabayaran. Sa ilista na lang sa tubig, isang naman. Hello? Diyan po ba kayo? Amen. Okay. And then, ito yung pinakamatindi. Surrendering oneself to go to the mission field. Yung mission, real mission. Salamat sa buhay ni Pastor Mags. Salamat sa buhay ni Pastor Rick yung nag-surrender sa church na ito ng buhay nila para pumunta sa mga lugar na yun. Hello? Amen. Sabi ni brother, yung Mamburao barrio, ang Mamburao ay kumparan Santa Cruz, capital ng Mindoro, Occidental Mindoro ang Mamburao. Kung ikukumpara ang mga tao doon, may mas trabaho ang mga tao sa Mamburao kaysa sa amin. Hello? Sabi ko, Pastor Mavs, alam ko hindi na malulungkot. Mas nakalulungkot noon nung kanil dumating dito. Meron ng mga pastor doon na pwede niyo punta, na paborito niyo doon si Pastor Robate. Okay? That is the real mission of the church. Fulfilling the Great Commission. No? Reaching the lost through telling others about the gospel, giving and supporting world missions, and surrendering oneself to go to the mission field, local or foreign. It doesn't matter kung ikaw ay tinatawag sa Pilipinas o sa ibang bansa, yan ay pagbibigay ng iyong buhay sa mission. At ako'y hindi nagsisisi ng isuko ko ang aking buhay sa gawain po ng Panginoon. Amen. And lastly, real vision. Real vision. Ano bang ibig sabihin ng vision? Tinignan ko po sa Webster Dictionary. Dig tayo eh. Nag-okay tayo. Vision means something that you imagine. A picture that you see in your mind. May larawan kang tinitignan sa iyong isip. Yan ang ibig sabihin ng vision. Diba? Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Yung word na vision doon, means
oracle or divine communication. Kung walang pagko-communicate ng salita ng Diyos, totoo na ang mga tao ay mga papahama. Pero yung tumutupad sa kautusan ng Panginoon, pagpapalain siya. Happy. The word happy means blessed is He. Pagpapalain. Ayaw nga kung ang church ay walang vision, the church will perish. Diba? At anong vision nyo? Sinulat ko po, Pastor. Your vision, ang vision po ng, alam ko ito yung vision ng yung Pastor, galing sa Pastor po ito. Tama po, Pastor? Is to see, members, listen, every member of this church as a soul winner, yan. Then, a discipler, and eventually, reproduce the process in others also. Naiintindihan nyo po ba yan? Members, na kayo ay maging tagapaghikayat ng kaluluwa. No? Dapat maging marunong kayong maghikayat ng kaluluwa at yung mga nahikayat nyo sa Panginoon, i-disipulo nyo, alagaan ninyo. Balik-balikan nyo sa bahay nila. Tiyagaan ninyo sapagkat may nagtiyaga rin sa inyo. Kaya kayo narito ngayon. I-disciple na turuan nyo, may mga, alam ko may mga lesson kayo rito. Para ang isang babuhang Kristiyano ay lumago sa kanyang buhay Kristiyano. No? And eventually, reproduce the process in others also. Yung dinidisciple mo, di ba? Yun na rin ang matuturuan mo na maging soul winner. Marereproduce mo ang sarili mo. Yun ang vision ng pastor. Diba? Vision was given by God to the heart of your pastor. Kaya yung vision na yun na binigay ng Diyos sa inyong pastor, pakinggan nyo. At tatlo magagawa nyo. Diba? Share in that vision. Makibahagi kayo. Members, makibahagi kayo sa vision ng pastor. Kasi binigay niya ng Diyos sa kanya. Amen. Hindi lang siya naglalagay-lagay dyan ang vision ng vision ng church na ito na walang katuturan. Amen. Right. You are planning one of these days na magkaroon kayo ng church building po dyan. Amen. Amen. Mas malaki dito. Tama po ba? Yeah. Siguro a building that will seat about 1,000 people. Naka 200 kayo. Sa susunod na taon, pwede kayo maka 300. Hindi mo kung bawat isa lang magdadala ng tag-iisa, mag-disciple ng isang mananampalataya. Hindi na mahirap yan. Sa isang taon. Di ba pag-pray nyo, Lord, this year, makapag-disciple ko ako ng isang bagong Christian. Para next year, itong Christianong ito, siya naman ang mag-disciple. Nire-reproduce natin, kaya nilagay ko yun sa cellphone ko. Every year, ilang taon lang, yung 200, ewan ko, pwedeng maging ano yung next year, di ba? Ilan? 400. And then 2019, ilan na kayo? Around 800. And then 2020, ilan na yun? 1,600. Pero alam natin, talagang ano yun. Pwede naman ma-reach. Attainable. Amen? Kaya hindi lang dapat mag-share tayo dun sa vision ng pastor. Let us also support that vision. Amen. Supportahan nyo, huwag lang yung tingin-tingin lang dyan. Sasabihin natin sa Panginoon, gamitin mo rin ako na mag-suporta sa vision ng aming pastor. Malaki ang vision ng pastor sa isang malaking bayang dito, ang Santa Rosa. Kung kayo nga ay meron ng bagong, yan, kanina dinahanan namin, Mary Rolandi, yung ano yan? Sports complex, no? Na pwedeng mag-seat. Yung seating capacity is what? 7,000? Ang iglesia nga,
nagpagawa ng ano, ng paggawa ng arena. Then the Philippine arena, sabi ng member ng, ano laki na pinagagawa ng iglesia, paggawa ng arena? Philippine arena kasi. Sabi ko, hindi paggawa ng arena yan. Para niyo, paggawa ng arena. Sabi ko, hindi paggawa ng arena. Meron mo, di ba? Hindi masama. Sa isang lugar na ganito. Na mangyari yan. Dahil yan ang vision ng inyong pastor. Yun din ang aking vision sa Mindoro ng aming iglesia rin ay ang Diyos, alam natin siya ang nagbibigay ng paglabas. Gawin lamang natin kaparaanan ng Diyos para lumago ang church. Huwag tayong mawawala sa yun, sa Great Commission, paghihikayat ng kaluluwa. Yung mga nahihikayat ng kaluluwa, bautismoan. Turuan pagtapos. At yung cycle lang yun eh. Not only we must share in that vision, support that vision, and lastly, sacrifice. Amen. Matinding pagsasakripisyo po, mga kapatid. Hindi ganyan kadali. Alam nyo, yan ang aming vision nga rin ngayon taon na madobre yung aming membership. Amen. Pero hindi ganyan kadali. Magbabaptize ka, tapos mawala. Tama ba? Nangyayari din po sa inyo yan, mga pastor? Hindi lang natin pinapakita sa church yung discouraged. No? Because they will be doubly discouraged. Tama? Diba? Tapos may pastor pa, nagtatampo sa manda. Nagtampo, hindi sinupot. Ang mga membro. Nagtampo ko sa inyo. Na high blood ako sa inyo dahil ang liit niyo magbigay. Sacrifice. Amen. Kailangan ng sakripisyo. Alam ko ang pastor kung gaano sa pagsasakripisyo niya ibinigay rito ng kanyang pamilya. At yung anak na mga miyembro ko dito na dito pa rin hanggang ngayon. Amen. Hindi ganun kadali na pag-aralan natin kanina. Bakit? Sapagkat Satan ng Lord. Nandun palagi ang hindrance sa Satanas. Tandaan natin, nasa spiritual battle tayo. Right. We are in a spiritual battle. Huh? Nasa labanan po tayo, mga kapatid. Talagang nandyan palagi ang Diablo maghihinder kahit ayaw mo. Pero dapat patuloy lang. Amen. Huwag na huwag kang titigil. Magtapat ka. Members of this church, yung mga bagong miyembro ng iglesia nito, alam ko may mga bagay pa kayong hindi na uunawangan. Pero magpatuloy lang kayo. Baka may mga isang araw katitisuran kayo rito. Magpatuloy lang kayo. Baka mayroon isang araw dumanas kayo ng matinding problema sa buhay. Susubukan ang inyong pananampalataya kung ikay magpapatuloy pa ulit. Magpatuloy sila. Look at what happened to Job. Di ba? Ano yung ginawa ni Satanas sa kanya? Hello? Yun yung isang halimbawa, di ba? Si Satanas mismo, kung ano yung ginawa niya kay Job. Pero may pahintulot ng Diyos. Wala naman nangyayari sa atin na walang pahintulot ng Diyos. Lahat yan may pahintulot. May nangyari sa amin, pero yun ay may pahintulot ng Diyos. Alam ng Diyos. So, ibig sabihin, ano man yung nangyayari sa iyo, may purpose yan ang Panginoon. Amen? Amen? And that is the real purpose, the real mission, the real vision of a real church. Amen. Ay, kumanalangin. Maraming Diyos, maraming salamat.